Hi guys, I'm Jas and welcome to my YouTube channel. Welcome to Vlogmas Day 6. Ngayon ay kakauwi ko lang galing sa party. Grabe Paris, kuwang init kasi sa labas at nilakad ko lang mula MRT hanggang dito sa condo. So medyo late na, hindi na ako makakapag-prepare para sa aking preaching sa Sunday. Hopefully bukas magkaroon ako ng quality time na ma-finalize lahat ng mga notes ko. The following day. The next morning. So, papunta na akong church at ngayon ako naka-schedule na mag-preach. Markado na yung tao na iniiwasan mong magregalo sa'yo kasi baka bigyan ka ng alarm clock, ng picture frame, baba, mga mug na may quotation, kalendaryo na may family picture ng may-ari ng hardware, so mga ganyan, diba? So, madalas, pag ang tao ang nagregalo, hindi tayo nasisiyahan. So, di ba, yung iba nga, pati yung pambalot at scotch tape sinasama dun sa presyo ng exchange gift, di ba? So, ganun kasi ang tao na magregalo. Hindi perfect, they can fail us. So, meron akong hinanda dito na picture na kapag nakita niyo ba ito, ay matutuwa kayo. Natanggapin. Pakita natin. So, kung nanay ka, syempre gusto mo yan, diba? Pero kung ikaw ay isang millennial, diba parang kaanin ko yan? Hindi ka nga nagluluto sa bahay, ba't yan ang natanggap ko? Pero, don't judge the gift by its cover. So, buksan nga natin, ano yung laman yan? Wow! So, pagbukas mo ng regalo, wow, yan yung gusto kong matanggap. iPhone XS Max. Worth 77,000 yan. So, sino sa inyo yan yung gusto nyong tanggapin ngayong Pasko? So, excited kang buksan yung regalo na yan. So, pag pinaksan mo, ano yung laman? Yan. So, taon-taon na lang, meron kang face towel. So, alam nyo ba, dito natin malalaman na ang regalo pala ay parang love life. Kasi, pinapaasa ka lang. Kapag ang tao ang nagbigay ng regalo, they can fail us. Pero if ikukumpara natin sa kung paano magregalo ang Diyos sa atin, napakalaki ng pagkakaliban. Kasi ang Diyos ay generous giver. Makikita natin na at the heart of Christmas, merong never old story tungkol sa God's indescribable gift sa atin. At yun yung that God so loved the world and He gave His Son, si Jesus Christ. Si Jesus ang regalo na dapat nating tanggapin. God's indescribable gift is Jesus. Sa verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang iyong matulungan. Sa gayon, lalang darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin natin sa Kanila. So yun nga, nung nabigyan na ako ng magandang trabaho, so marami ding nakaalam. Tapos marami rin nag-chat-chat na sa akin na, musta? So alam niyo rin pala, pag gano'n na yung chat, musta? As in madami, mga Christians, non-Christians, musta? Alam niyo na ibig sabihin nun. So, mangungutang. So pag gano'n, syempre yung iba, iniiwasan ko. So isang tip para maiwasan sa messenger, i-airplane mode niya yung ano, yung messenger, off niya yung wifi, and then basahin yun, hindi yan mag-a-appear as airplane mode. Pero meron talaga na hindi ko maiiwasan. Kasi nga, kakilala ko, nakikita ko. So yun. So, kumusta? So, alam pa yung ibig sabihin nito. So, maraming tao yung namumutang sa akin. Ang turo sa akin ng magulang ko na pag may mangungutang daw,
pag sobrang laki yung kinuta, let's say 100,000, ang ibigyan ko na lang daw ng 2,000 para imbis na magbigay ako ng malaking halaga na hindi naman mabayaran, yung 2,000 pang tulong ko na lang sa kanila. So, wag po kayong mamutang sa akin. Baka mamutang kayo lang. Pero hindi ko talaga maiwasan na siyempre, alam ko yung sitwasyon ng tao na to, na ganun yung buhay niya. So, talagang pinapautang ko sila. Hindi ko na ina-expect na mababayaran nila. Ginawa ko na lang yun na parang tulong sa kanila. Tapos, minsan nagbabayad sila, minsan madalas hindi. Pero nakita ko na yung perang tinatulong ko sa kanila, nagamit naman nila sa pagbayad ng tuition fee, sa pagbayad sa kanilang sa pag-aaral nila. Yung iba ngayon, graduate na, meron ng magandang trabaho. Meron pa rin ako. Pero, kung iisipin mo, parang malugi ako sa mga binigay kong tulong sa iba. Pero dito kasi sa verse, basahin, balik na. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang iyong matulungan. Kasi inisip ko kung hindi ko pinautang kasi nga hindi naman magbabayad, tinago ko lang yung pera. Yung pera na yun, gagamitin ko lang pambili ng damit na hindi na rin naman magkakasya sa akin kasi namatabalin ako. So, imbis na yung pera na yun, gamitin ko pa ang sarili, pinagtulong ko na lang sa lipa. Sabi dito sa verse, sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. And sabi po sa Kawikaan 11 verse 24, ito rin yung isang verse na nakatulong sa akin para makapagbigay. Pakita po natin. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit nahihirap ang tikom ng mga kamay. Iyan yung batas ng Diyos eh. Kung ikaw ay nagbibigay, mas papayamanin ka ng Diyos. Kasi mas marami ang matutulungan at mas marami ang maka-experience ng grace niya. At pwede kang paghirapin pag masyado mang sakim at tikom ang kamay at makasarili. Yung real joy, nagmumula yan sa Panginoon at matatagpuan natin yung pag tayo ay merong pusong nagbibigay. Not just this Christmas, but for the rest of our lives. Let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa reminder ninyo sa amin. Thank you very much for your indescribable gift na si Jesus Christ. Nag-give up ang ginhawa ng langit para sa amin. Bumaba sa lupa para pagdanas ng nararanasan ng tao para akuin ang aming kasalanan, para iligtas kami. Maraming salamat sa napakagandang regalo nito sa amin. At bilang response namin, gusto po namin na magkaroon ng puso na katulad ninyo, isang pusong mapagbigay. Patawarin niyo po kami kung meron kaming selfishness sa aming mga puso, meron kaming love for man, at hindi kami nagbibigay sa inyo. Sa oras na ito, Panginoon, palambutin niyo po ang aming mga puso at palitan ninyo ito ng isang pusong mapagbigay. Maraming salamat po at pagpalain niyo po ang bawat isa sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Jingle bell, 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 bell.